What's up guys? So, ayun o, natapos na natin to. So, susunod ko ituturo sa inyo kung paano mag-install ng egg tray at saka yung swing type mechanism. No? So, bali yung gagawin nyo. Una, kukunin nyo yung gitna ng inyong incubator. Ito, 20 to mula dito hanggang dito, 20 yung gitna. Tapos from here, susukat naman kayo mula dito, papunta dito, yung sentro ng ito. Center to center yan eh. Ang sukat yan is 10 cm. So, ituturo ko sa inyo yung dimension. No? Pag meron na kayong dimension, hindi na kayo magta-trial and error sa paggawa ng egg turner mechanism. Ayan no. Nakita nyo, binutas ko yan. Sakto-sakto lang. Okay. So yun, ito, kailangan, itong point na to, align sa dito. Okay, susukatin mo yan dito, hanggang dito, hanggang dito. Yan, center to center, 10 cm yun. No? Tapos, susukat ka na naman mula dito sa point na to, hanggang dito. Ano naman yun, 15 cm. Yan. 15 cm. No? Maliwanag, 15 cm. Tapos dito, 10 cm. So, para saan to? Diyan natin ipapasok yung ano, kumbaga yung pivot ng ating egg tray. Diyan siya magaganyan. Okay? So, ang gagamitin natin is bolts and nuts. So, ito, bolts and nuts is 1/4 yung size or 6 mm. No, bali binutas mo lang yan ng 1/4 na drill. Tapos yun, nakapasok na to dito. Okay? Ang haba niyan is 5 cm. Nabibili din yan sa ano, sa mga bolts and nut center. So, ang ginagamit ko dito is ano na, stainless. So, lagyan agad natin siya ng nuts para hindi siya mag-push doon. Okay? Tapos, so, meron tayo. Ito yung pinakamalagang dimension dyan. You know? Tapos, dito naman tayo sa tray. So, basically, lahat yung yan is magpo-fall depende sa dimension ng yung tray. No? Itong tray natin na to, dimension yan, tinuro ko ng dati yan, is nasa round 30.8 cm, no? Tapos yung taas naman is nasa 39. So, ang gagawin mo lang dyan is gagawa ka ng aluminum tray, ayan o, para paglagyan itong tray mo. Quick release lang, easy maglagyan lang dyan. So, ipapakita ko sa inyo yung tsura nya. So, ito, hindi ko na ginawa ng tutorial kasi kung as you can see, ganyan lang siya kasimple. Ayan. No? Tapos, i-attach mo siya using rivets lang. Ganyan lang. Tapos, yan. Ganyan. Makapansin nyo, yan, may sobrang ano, extrang, ayun no. Kasi, dyan natin papatama yung limit switch. Okay? So, yan. Gets nyo na? I guess, madali naman. Tapos, bubutasin nyo rin to sa center. Kukunin mo lang yung center nyan. Dito sa center ka ulit. Ayan o, ito. Bubutasin nyo ulit ng 1/4 size ng drill bit or 6.3 mm. Tapos, yung sa dito rin, bubutas din kayo dito sa center. Yan. Tapos, mula dito, pabutas sa kaliwa, ano rin to? 10 cm din to. No?
yan yung mga dimension na kailangan nyo, ano, para hindi na kayo mag trial and error. Meron na kayong guide. Ayan, 10 cm. Maliwanag. Ayan, no. Maliwanag, no. So, ang size pala nito is, ano, ang size ng ginagamit kong aluminum. Ito, para makita nyo. Ayan, no. Halos nasa 1 inch na, no. Tawag nila dito D1 eh, pero alam naman natin may mga ano eh, may mga diferensya yun eh. Ayan, no. Nasa 2.5 centimeter or almost 1 inch. Tapos ang kapal niya is, alam ko ano ito eh, 116 yung kapal niya. So matibay na siya, hindi siya magano, hindi siya mag tawag nito, hindi siya maglalag or hindi siya magbagbag, hindi siya malambot. Tapos gagawa ulit kayo ng another aluminum ganyan. Yan. Ayan. Easy to ano lang naman yan eh. Easy to understand lang naman yan eh. Ito L lang, tapos connect nyo using rivets. Ito mas malaki rivets ginagamit ko dito. Hindi ko nagkakamali, ano yung gamit ko dito, yung 4mm or 5mm na riveter. Ayan, 5mm. Isang piraso lang. Kasi kaya na yung ano, hindi naman magdadala dyan. Kaya na niyang buhatin yan. Okay? So, dito, lalagay ka rin ng bolts and nuts dyan. Ayan. Tapos, lalagay na natin to. Next nating lalagay is ay itong ating ano. Ito, itong ating bracket para mag-swing siya, no. So ito medyo ang haba nito is ano. Haba nito, ang absolute haba nito is nasa yan yan. Nasa 15.5, no. 15.5 cm. So, meron man magkakaroon kayo ng problema dito, possible, ito lang naman. Dito kayo mag-a-adjust. Mas may gagawa kayo na mas mahaba nito, tapos lagyan nyo yung maraming butas. Dito lang kayo medyo magkakaroon ng ano, ng diferensya. Kasi sa design ko, meron siyang, tawag nito, meron siyang curve. Ayun, no. Kaya, mas ma. Yung kanina 15.5, center to center, yan. So ito, ilalagay natin dito. Kita ba? Yan, dito natin lalagay. Using, ito naman, bolts and nuts ulit. Nakabasok lang yan dyan. Tapos, may special na ano, nut na nilalagay dyan. Ito. Yung self-locking nut, no? So, yun. Kailangan mo lang meron kang number 10 na yabe. Ang technique dito sa paggamit ng ano, lock nut, para matansya mo yung higpit niya. Kailangan pakahigpit mo muna siya. Hanggat di na gumagalaw yung ano. So yun, no. Nailagay na natin yung pang swing niya, no. Yun, no. Sobrang hipit niyan. Kaya kailangan anin natin. Lugan mo lang konti. Lugan mo lang. Konting-konti lang. Ayan. The reason kung bakit ang nilagay natin is yung self-locking nut, kasi magagawa mo dyan is pwede pa rin gumalaw yung ano natin, yung ating
lever nang hindi basta-basta matatanggal itong nut na yon, kasi nakalagyan may isang laking nut dyan. Kasi kung di ganyan gagamitin natin sa kadalasan na pag turn na ganyan, luluwag yan, matatanggal, malalaglag yung mga egg nyo. Okay, tapos yun, no? Gagawin na lang natin yan is isushoot na lang natin ito dun sa tornilyong pinasok natin kanina. Okay, ayan, no? Makashoot na yun dun, no? Tapos itong isa naman, ito din natin dun, yun, no? Ayan. Sigpitin lang natin. Sigpitin lang natin yan. Kailangan may pasok tong buong tornilyo na to. Para mas makita siya. Okay? Yan. Medyo nakikita nyo na itsura niya, no? Yan, no? So, para hindi mahulog, actually, hindi na mahulog yun. Lalagyan na natin ng mga nut. Lock. So, dito napapasok itong ating, ano? Bago natin lagyan ng nut, lagyan natin ng lock washer para humigpit yung ano. Ito, pwede rin lagay nyo imbis na lock washer naman, lock washer tsaka ordinary nut lang. Pwede rin nyo rin gawin ano, gamitin yung with self-locking nut, no? Kaso, mas mahal kasi yun eh. Ang sa akin bilang engineer, bilang designer, dapat ano, mas gawin ko. Dapat yung design mo is nasa pinaka-tipid para hindi rin tumataas yung presyo ng incubator mo. Pero, same pa rin yung purpose. See? Yan. Tapos nyan, yung sa kabita ulit, lagyan nyo rin ng nut. Okay? Ayan, no? Hindi mo matatag na siya, no? Then, yung last na ating gagawin is ito, i-connect na natin doon. Okay? Gamit din tayo ng nut. Gagamit din tayo ng lock washer or yung washer na ano, with self-blocking nut tsaka yung bolts. Okay. So, ang technique ko dito para magkaroon ng space, kasi ito, meron kasing meron niyang umbok dahil sa rivets, bala ng rivets. Lalagyan nyo ng washer dito sa gitna, na sink tapal nito, para hindi ito, para hindi tumama itong shaft na to or bracket na to dito sa mga ano, sa mga riveter. Pasok mo lang muna to, tapos ito, tapos ito, yan, and then yung nut. Napansin nyo, itong gamit natin motor is 50KTYZ. Naituro ko na sa inyo to kung paano i-wire gamit ang sign timer o kaya yung mechanical, no? Ayan, meron siyang kapasitor. Lagay natin dyan. Pwede na natin siyang matesting yan. Okay? So, nakikita nyo yung tsura nya, no? So, paano natin malalaman na tama yung ikot nya? Sa lever type, dapat kahit umikot nang umikot, kaya niyang yung motor mo, kaya niyang umikot 360 degrees, no? Hindi siya mag-stop sa taas, kailangan umikot siya, kailangan smooth yun. Tapos ito,
ano lang siya, babalik-balik lang siya. Ano yung basehan. Tapos, yung swing type niya, dapat maglalaro sa 35 to 45. Pinamaganda kung mas malapit sa 45, mga 40, 43. Ako kasi, personally, hindi ko na ginagawang 45 eh. Nasa around 40 degrees lang yung ano inclination ng aking swing. Kasi minsan, may mga egg na pipilit natin ipasok sa tray. Pag pina-45 mo, possible na may mahulog eh. Dahil minsan, may mga malaking egg. Like that. Okay? So, ngayon, paanda rin na natin siya. So, hanggang dito lang yung tutorial natin, no? Bali, maglalagay lang ako ng 220 power dito para mapa-under na natin siya. So, yun na, bali, nag-connect lang tayo ng ano, line 1 and line 2 sa yellow tsaka green. Pwede rin sa green sa red, no? Basta so, ganun lang siya. Tapos, isasaksak na natin to this sa record. Let's see kung tama. Siyempre, minsan may mali sa so, ginagawa natin. Doon tayo mag-a-adjust. So, yan. See? O, ha? So, yun. Umiikot siya hanggang doon sa taas, no? So, tingnan natin yung maximum, ano na, yung maximum inclination niya. Tingnan nyo. Oh, yan, no? Diba? Okay na yan. Around 38 na yung ganyan. Tansya ko. Okay na tayo dyan. Hindi mo na kailangan, ano, i-perfect na 45 degrees. Kung ikaw, kaya pa rin naman kung gusto mong i-perfect. May konting adjustment lang. Pero, kung nakakapisa ka na sa ganyan, ano, maganda na yung pisa, di okay ka na dyan. Yan, no? See? So, para mag, ano yan, para mag-stop yan. So, yan, no? Bali, itong mga limit switch mo yan, dito mo ilalagay. Yan, no? Yung ilalagay, yun siya tatama. Yung sa maximum, yun sa mag-stop. Pwede rin dito sa kabila, pero mas mahirap din, eh. Doon na lang ako naglalagay ng limit switch, no? So, yan, di ba? Smooth siya, di ba? So, ngayon, itong gawa ko na to, shoutout kay Sir Joker ng Santa Maria, Bulacan. Sa kanya to eh. Bali, ito, 3 layers ng egg turner tray. No? Ang mangyayari lang dyan is, magdadagdag lang ako dito. Ang distansya lang nila is nasa 15 cm mula dito hanggang dito. Tapos dito, meron lang siyang layer diferensya. Ganun din gagawin mo nun. Gagawa ka rin ng ganitong tray. Tapos bubutas ka rin doon, tsaka doon. Tapos lalagay mo rin doon. Same lang. Maglalagay ka lang ng connecting rod. Ito, maglalagay ka ng connecting rod per tray. Dito mo rin i-connect. Para lahat sila sabay-sabay na nang gumagalaw. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, okay itong nagawa nating egg tray mechanism. So, yun. So, yun. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung may natutunan man kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para mas dumami pa yung video na i-upload natin. Tulad ng mga ganitong content patungkol sa incubator. Alright. So,